Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat. Para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng paganib na maaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan at ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ako'y kawa ng mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob, mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso isipan, pagsalansang mo'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan.
Ako'y kawan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sana po'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman sa pakipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming mga pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin awang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin
Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng mithin at kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala
buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkapaingay ito katulad ng mga ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan kapag upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aanyono ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayono. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayono, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayono ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakitita sa kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay Miyerkules Badlis o Miyerkules ng Abo. Sinisimulan natin ngayon ang panahon ng Kwaresma at sinisimulan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa tanda ng krus sa ating mga noo. At pagkatapos ay sabihin ng pari bilang paalala sa atin, ikaw ay alabok ka at sa alabok ka babalik. O sasabihin din ng pari, magsisi ka at sa mabuting balita maniwala. Bakit kailangan natin maglagay ng abo na tanda ng krus sa ating mga noo? Ito ay pag-alaala sa dalawang mahalagang bagay sa ating buhay. At ano ang dalawang bagay na ito? Una, tayo ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, ang abo ay ganap na itim. Okay, pagnilayan muna natin ang una. Una, tayo ay nilikha ng Diyos. Pagkatapos, ang Panginoong Diyos ay kumuha ng lupa. Sa lupa, inanyuan ang isang tao mula doon. Hiningahan niya ang mga butas ng ilong na nagbibigay buhay. At ang tao ay nagsimulang mabuhay.
kaya tayong lahat ay nagmula sa Diyos. Pagkatapos ng Diyos, pagkatapos tayong likhain ng Diyos, dapat natin gawing maging huwaran ang Diyos sa ating buhay. Ang ating buhay ay nagsimula sa Diyos. Kaya dapat tayong magtapos lamang sa Diyos. Pangalawa, ang abo ay ganap na itim. Ito ay isang mantsa. Ito ay marumi. Ito ay nagpapaalala sa atin kung ano ang magagawa sa atin ng kasalanan, lalong-lalo na sa ating kaluluwa. Ang kasalanan ay nagpaparumi sa atin. Ang kasalanan ay mantsa ng ating pagiging kung ano ang nais ng Diyos na maging tayo. Ang kasalanan ay isang itim na batik sa ating relasyon sa Diyos. Kaya ang tanda ng sakramento ng paglalagay ng abo sa ating mga noo ay dapat maghatid sa atin na magsisi at magbalik looba sa ating Panginoong Diyos na kung saan ay magkaroon ng kamalayan na lubhang kahihinatnan ng kasalanan at maging tunay na pagsisisi para sa mga ito. Ano ang dapat nating gawin? Alalahanin natin ang tatlong pangunahing salita ng Kwaresma. Ito ay mula sa salitang ash. Spell natin yung ash. A-S-H. A. Pag sinabing A, almsgiving. Tayong lahat ay inaanyayahan para sa pagbibigay ng limos. Ang maging katulad ni Jesus, ibig sabihin, magmalasakit tayo sa iba. Tayo ay mag-aalala para sa kanila. Maging mahabagin tayo sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang kapakanan. At dapat tayong maging sensitibo sa kanilang mga pangangailangan. Ang pagbibigay ng limos ay ang pagpapatay ng ating sarili, lalo-lalo na ang ating pagiging makasarili, lalong-lalo na ang ating pagiging sakim at ang ating pagiging posisib sa buhay. Letter S, para sa salitang sakripisyo. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos, lalong-lalo na nitong panahon ng Kwaresma, na magsakripisyo. Ito ay upang gawin ang ginawa ni Jesus. Ito ay upang italaga ang ating sarili sa Kanya. Kaya inaanyayahan tayo ngayong araw na magpasting. Inaanyayahan tayo ngayong araw na mag-abstain sa pagkain ng karne at sa mga bagay na ating kinahihiligan para magbigay panahon, oras panahon para sa ating Panginoon. Ito ay upang italaga ang ating sarili para sa Diyos. Ang sumasailalim sa sakripisyo, ang mamatay sa kasiyahan ng ating mga pandama.
inaalis natin sa ating sarili ang ating mga kasiyahan at ginhawa ng tao. Tinatanggal din natin sa ating pagsasakripisyo ang pagsuot ng maskara at pagpapanggap sa ating sarili. Kaya dapat natin mapagtanto ng lubos ang kasiyahan at kaaliwan ng buhay ay nagsimula sa Diyos lamang. Pangatlo, ang letter H para sa salitang holy o kabanalan. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para sa kabanalan. Ito ay isang tawag ng pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Ang pagiging banal ay ang pagbukas ng ating buong buhay para kay Hesus. Ginagawa natin siyang sentro ng ating buhay. Ginagawa natin siyang mamuno sa ating mga paraan at sa ating mga kalooban. Ginagawa natin siyang una at pangunahi sa ating mga gawa at salita. Kaya inaanyayahan tayo, lalo-lalo na sa kanyang buhay. Gusto nating maging katulad sa kanya, gaya ng sinasabi niya sa atin, maging perpekto gaya ng iyong amang sa langit na perpekto. Kailan natin ito gawin? Ang Miyerkules ng Abo ay hindi isang seasonal affair na dapat ngayon na ang dapat ang Miyerkules na Abo ay ginagawa ngayon at magpakailan. Oo, sa loob man o sa labas ng panahon ng Kwaresma. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abo sa ulo nating ilalagay para ipahihiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampo ka ang umaamin sa kasalanan at kinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kaming maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalagay po ng abo at ito po ay ipapahid sa ating mga noo, paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinag-uunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na amantala ang pagdiriwang ng misa.
hati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayo mataos, halin at magpalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manikluhod ng may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay magiyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi, sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik loob tayo sa Diyos na may pagpakumbaba habang ating sinasabi, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pare, mga diakono at mga laiko, ng pusong nagsisisi habang aming sinisimulan ang panahon ng Kwaresma, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at habang upang sila'y maging salamin ng iyong pag-ibig, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang aming mga kapatid, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay.
para sa aming mga yumaong mahal sa buhay. Salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na bisi. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan na ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ipagpanumbalik mo kami, Ama, sa iyong pag-ibig. O Ama, habang aming inihanda ang aming mga sarili sa dakilang paggunita ng misteryo ng Paskwal ng iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa ng aming masasamang hilig upang kami paging dapating makinabang sa iyong anak para sa aming pagpapakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinulungan mong aming maitumpak ang kinahimas ng pagsalungat sa pananagutang iyong inaatas. Sa aming pagtulad sa anak mong banal na nagpapakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon na inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan na inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin nila ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan na ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagana at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banala na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ng ating Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayaga ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Para sa paglalagay po ng abo, ang iba naman ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Mahigpit na manatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sumunod po tayo natin ang ating mga ihos o ushers. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na protection laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin ay aming nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan, ng kagutumang kusa naming pinagtiisa na iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat na makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang manahan ang kaniyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kaniyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan, kaniyang pamana, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inibintuho ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.